What's up guys, it's your boy Steven Abelia. Before this video start, please don't forget to like and subscribe. Sorry nga pala guys, kasi hindi ako nakapag-vlog. Sobrang busy talaga sa schoolworks and midterm, ano na, midterm week namin. Kaya sobrang busy talaga. Kaya ngayon lang ako makapag-vlog. Yun, tsaka meron akong papakita sa inyo, no guys. So, sobrang ganda guys ng regalo sa akin ng mami ko. So, shoutout sa mami ko. Thank you for this early. Napaka-early ng Christmas gift tsaka ng birthday gift ko guys. Kaya yung binili niya sa akin guys, on the way na. Kaya ngayon guys, labas na tayo and iti-check na natin yung ano, dineliver sa akin. Kasi galing pa sila sa Metro Manila. And oh, so magmamas tayo syempre. Guys, nasa labas na yun. Napakasaklap na dahil ang lang. Aabangan pa natin yung delivery sa labas. Eh, malayo pa yung labas namin. Kaya paano ko yun matetest at mapapakita sa inyo yung features ng e-bike na yun. Yan, kita nyo naman sa description ng video na to guys, ng e-bike. And yun nga, pag nandito na sila guys, nagpayong na ako guys para tingnan ko na andun na sila sa gate. What kind? Secret! Ayan guys, ito yung gate namin, ito yung swimming pool yan. Para na siyang matcha, no? Ayan, green tea. Ayan, yung lakas ng ulan. Ayan na sila guys, ayan no. Yun na, nasa likod na. Guys, inaayos na ni Kuya Bin, si Kuya Bin, nasa si Kuya Bin. And shout out kay Kuya Bin, kay Kuya Q. Yan, parang banana Q lang nga, boss. Inaayos na na yan. Shout out sa Team Sage. Anong brands? Team Sage. Ayun naman guys, nalagay yung ano, para sa hindi maulan or maarawan na kuya. Tawag mo, canopy? Yon, canopy. Nalagay na guys yung canopy. Para hindi man, pwede na ako agad ako makalayas. Yan, tapos ito guys, yung charger. Ando pa sa taas, kuya. Ilang watts yan? Ito 40 naman po. 48 volts, 48. 20 amperes. Okay. Para sa battery yan? Yes, charger po. Ah, charger? Yes. Kaibahan po ng motor natin is differential motor po siya, brushless. Okay? Ibig sabihin, ito siya pa-andar by using keyless mode. Okay? So, double click po lang natin itong remote. Mapapa-andar po natin si LGE kahit walang susi.
Okay? Napapansin po natin yan po yung panel board niya. May napapaandar na po natin siya. May alarming system na rin po si LGE. Once na inalarm niya po siya, pinili po siya kulang or dalawin, pinili niya, then automatic na dalawin po niya. Natin sa harap, hydraulic shock po yan. Mapapansin niyo po is naglalaro lang po siya. Hindi po siya hassle pag dumaan po tayo sa mga lubak. Yan po. Ano po ang warranty niyan? Then yung main wire po niya is 1 year din po. Tapos lalo na po sa chassis. Mapapansin po natin sa chassis natin, ito po yung pinaka-frame niya. Nakapix po yung bakal niya hanggang dito po sa lilid. Ito po yung frame niya. Kahit tadyakan niyo po yan, hindi po yan babalik. Never po nababangga, hindi po nababasat. Mapapansin nyo rin po yung all running light po niya is made of brake light po niya, LED po yan. Yan po. Made of LED yan. Kahit po yung mismong headlight po niya yung tinatawag na hazard na po ni LGE. May hazard na po ang LGE natin. Mapapansin nyo po sa panel board natin is dalawa na po siya. So magagamit po natin siya if ever na may emergency exit, emergency bay po tayong papardingan. Okay po. So front and back po yan, hazard natin para po malaman yung nasa harap sa kami nasa likod natin. If emergency po tayo or magpapark tayo. Okay? So next po, meron na rin po siyang power button. So compared to other e-bike, wala po silang power button. Kailangan pa po i-disconnect or i-connect if ever na gusto ni customer na may delay or wala. Okay? So kaibahan po ng walang power, i-set na po yung andar nyo. Tagal po muna bago mandar. Next po, dun po tayo sa may power. Ito po yung may power. Galing po malakas yung may power, number 1 lang po yun, ma'am. Compare po sa number 2, may number 2, mas malakas po siya. So, tatlo lang naman po yung may tunog sa kanya. Yung reverse niya, yung signal light po niya, then yung hazard niya. Okay? Siyempre po, may tunog din po yung busina. Ito may kita niyo sa gilid, is made of LED light. Yan po yung parking light po niya. Once na naka-open na po si e-bike, yung po yung parking is may pang baby, then daddy, then mommy. Okay? So, tatlong tao po yung pwede nating maisakay sa e-bike. Then, ito po yung para pag-ipot siya. Pipindutin nyo lang po itong bar na to, then automatic na po yan. Para po i-activate, angasin lang po siya. Okay? Balik po tayo ulit. So, ito naman po is 360 rotation bar po siya. Ikot nyo lang po siya. Yan. Then, pasok niyo po siya doon sa loob na pinaka-piyang galingan ng pwede niya. Seat adjuster po niya. Okay. Iangat niya lang po yan. Then, ito na po is automatic adjuster. Pagulak po natin. Kung per to other e-bike po, wala pong lock po basket. So, kailangan po natin bilan siya ng padlock or kadena. So, si Saigo Electric e-bike po, ito na po siya. So, susiyan lang po natin. Then, iangat po natin. Okay. So, yan na po yung mismong basket po natin. Pwede natin lagyan ng mga pinamili natin sa palengke. Para safety po, is kailangan po natin ng check. Hindi naman po yan. Para naman po siya, kapag pagbalik po niya, angat niya lang din po to. Okay? Kapag angat po, is, yan. Check po siya. Nakapix naman na po yan. Okay po? So, maglalaro lang naman po yan. Hindi naman po yan sobrang tigas. Naka-brake lock tayo, tapos medyo pataas yung pagpaparkingan po natin, hindi po tayo bababa. Nang bababa. So, maiwasan natin yung bangga sa likod ng parking area. Ay, so, nakalock po yung gulong niyan. Once na release mo po yung brake lock, isaan, tsaka na lang po siya makakagulong yung gulong. So, braking system po niya is tatlo po ang gagamitin natin dito. So, preno po sa harap, preno po sa likod, then preno pa po ulit sa likod. So, mas advisable po kung ito gagamitin natin po brake. So, since foot brake is full stock once na tinapakan natin. Ito po siya. Foot brake. So, full stock pag foot brake. Hindi po siya aandar. Hindi po siya isasagat papunta doon. Okay? Unlike the dynamo na primary, pwede po yung mangyayari sa inyo once na nilipunin po siya ng mabilisan. Nakai-start po siya.
Demo mode. Once na nakapreno po tayo, kahit patiting lang po, hindi po aandar si e-bike. Okay? Pansin nyo po, naka-on, hindi po aandar si e-bike. Whereas yung kaliwa, hindi po siya aandar. Then sa front naman po, hindi rin po siya aandar. Mas lalo na po sa paa, may acrylic plastic po tayo sa tapat. Okay? Para po makatakapix yung e-bike natin. Then dito po yung pupuhan po natin is 3 stitch po yan. So matibay po siya. Kapal po, comfortable, so hindi po siya masakit sa puwet kung uupo po si baby or si mom or si sir. Then yung ano po natin is may armrest na, malambot din po yan, hindi po yan plastic na matigas. So yun na nga no guys, tapos na ituro sa akin yung features ng e-bike na yun. At shout out kay Ma'am Charia Regoso or Ia Regoso. Ito siya guys, yan. I-contact niyo lang sa kanya siya guys kung gusto niyo umorder din ng e-bike. Ang price ng e-bike na yun guys is 36,800. Ayan. Tapos yung shipping fee Manila to Tagaytay, kasi Tagaytay yung location ko, 2,200, naka-discount din ng 300 pesos kahit papaano. Then ito yung bills of sale. Then ito siya. Ito ko guys yung cover siguro ng page niyan. And si Ma'am Ia. Tapos, ito yung certificate title na sa akin nakapangalan yung e-bike na yun. Andun yung motor number, chassis number, and yung unit. Then, ito guys, yung warranty card yan. Ang warranty nila guys, sobrang good deal, no? 3 years yung warranty nila. And tapos, meron siyang si Ma'am Ia. Thank you, Ma'am Ia, dahil binigyan niya kami ng free speaker yan. Ito yung brand Bones da, yan. Yan, tatry din natin yan mamaya. Yun lang guys, that's all for this video. Please don't forget to like and subscribe.